Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Palala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. So let's see, let's check your energy. Okay. I know wala ng strength and we have here Nawalan ka ng courage, nawalan ka ng strength. Parang nandun yung nanghina ka, no? Parang ka na namlay, no? Nawalan ka ng lakas ng loob. Dahil nagkakaroon ka ng burden sa iyong love life, you feel left out in the cold. Panahirapan ka, maaaring financially or sa love life mo, possible love life kasi ito ay love reading guys, no? Mahirap yung situation mo, ninyo ng person mo dahil parang ginusting ka ng person mo or parang iniwan ka ng person mo dito. Nandun yung baggage yun, daladala mo, bit mo. Pero ayaw mong bitawan yun. Yung mga sama ng loob, mga daladala mo, no? Na nagpapabigat para sa iyo. Ayaw mong i-let go, ayaw mong i-leave yung mga baggages na yun. That's why lalo kang nahihina. You feel left out in the cold. You feel parang walang pakialam yung person mo dito sa iyo. Na hindi ka mahal. Sino ba tong person na to? Kalit mo dito. Okay. Okay. So, yung person dito na napaka-caring, napaka-loving, baka parang binibaby ka nito, nandun yung para siyang nanay-nanayan mo, or tatay-tatayan mo, parang ganun yung energy nito. The way siya mag-trato sa'yo guys, no? Parang ganun. Pero this is your lover, no? Masyado siyang protective, caring, yun nga eh. At itong person na to ay hardworking, single. Single to. Kahit na meron man siyang, lagay natin, kahit meron man siyang nakarelasyon dati or may partner siya dati. Pero ngayon, itong person na to ay single. No? Single na siya, no? Kasi in-embody niya yung single dito eh. The Knight of Pentacles eh. So, this person is single now. Kahit nasabihin mo pang yung person mo na to ay may asawa dati, no? Nagkaroon na ng separation, that's why single na yung person mo. With the Knight of Pentacles. Pero, possible na single talaga to, no? Na wala siyang person na. Kung meron man dati, no? Mahaba yung pasensya nito, ng person na to. Nandun yung pagiging hardworking, matyaga sa kanyang mga ginagawa sa trabaho, sa hanap buhay, paghanap buhay. Slow but steady. Mag-enter sa relationship to. And willing na mag-commit to eh. Pang long-term relationship, no? Maganda yung energy ng person. Mabagal nga lang yung pag-come-in niya sa buhay mo or yung pag-offer niya. Kasi the Knight of Pentacles yung energy niya. Or baka magbagal mag-grow yung relationship niya. Nandun yung nahirapan kayo, situation na nahirapan ka. Tingin mo parang wala nang pakialam yung person mo sa'yo. Nasasaktan ka na nahirapan ka inside. No? Yung damdamin mo. So, tingnan natin guys kung ano yung feelings ng person mo na to towards you. Feelings niya sa'yo.
with the high priestess in judgment. Intuitive to guys yung person mo. Spiritual, someone na maring na psychic or a person na marunong sa pwede yung tarot readings, no? At marunong din sa mga spiritual na bagay. With the judgment card, nandun yung person na to ay and the high priestess, nafe-feel niya yung energy mo dito eh. Nafe-feel niya yung spiritual connection niyo. Nafe-feel niya na meron kayong purpose together with the judgment. Natingin niya ikaw yung the one, na ikaw yung para sa kanya. Iniisip niya yung kung ikaw na ba talaga? Parang ganun. Kung sincere ka ba? Parang mga ganun. Kung totoong tao ka ba? So, tingnan natin yung feelings mo towards this person. Feel betrayed by this person. Pero, nandun yung gusto mong puntahan tong person na to, may distance. Pero kaka-get out mo lang para sa ano eh, sa situation na someone is controlling you. Na-stuck ka ba, no? Na parang wala kang magawa. And now, you feel betrayed by this person. That's why, with the King of Swords, naging matigas yung puso mo sa kanya. Pero nandun yung pagnanais mo na mapuntahan yung person na to. Or, yes, makausap. O makausap yung person na to. Ano ba nais mo mangyari sa inyo ng person na to? Ay, gusto kong mangyari dito sa inyo. Kasi gusto mo siyang puntahan. Tingnan natin, ano ba gusto mong mangyari sa inyo ng person na to? Pero nandun yung wala kang tiwala kasi you feel betrayed by this person. With the King of Swords and the Ten of Swords. Nasaktan ka dito sa person na to. Pero nakaget out ka na sa mahirap na situation. Siguro dalan din ng ano eh, betrayal, no? Na feeling mo, this person betrayed you. Yun yung parang kinikerry-kerry mong burden eh. Yung binetray ka ng person mo. So tingnan natin kung ano yung ano ba yung nais mong mangyari sa inyo dito ng person mo? Sa pagpunta mo? Ano bang nais mong mangyari? Ano nais mong mangyari sa inyo? Okay. So you feel heartbroken na hindi ka na heartbroken kasi tingin mo itong person na to ang makapagpahil ng puso mo. Ang ang magpasaya sa iyo muli, no? With the death card. Gusto mo ng new beginning, gusto mo magkaroon ng pag-asa muli. Gusto mo ng after that death card is new beginning. So gusto mo dito ng ano dito eh. Merong balance in yung dalawa, no? May give and take. Willing ka nga gusto mo mag ano din yung person mo, mag-invest or maging giving din sa iyo. Ikaw din, no? Parang may give and take sa inyong dalawa. Gusto mong makaano na eh, makaalis sa feeling heartbroken, no? Yun yung gusto mong mangyari dito. Clarification of the death card. Clarification on death card.
Na ayaw mo nang magmatigas, no? Kasi may pagka-reject ka dito, eh. Gusto mo nang pagsikapan or willing ka na to work hard sa relationship nyo na minamanifest mo dito, no? Na tingin mo magkabalikan kayo, magkaayos kayo dalawa. Because we have here the Death card and the Three of Swords. So, may nangyaring ending, break up sa inyo dalawa. So, minamanifest mo magkabalikan kayo dalawa dito na you're trying to baga, tatry mo na ma-prove yung sarili mo sa person na to. So, yung person dito, hardworking din, guys. So, and willing to put hard work sa inyong relationship if ever na magkabalikan kayo, magkaayos kayo. Minamanifest mo siya. Nandun yung nagiging matigas yung ulo mo, no? Na kahit anong sabi ng puso mo na, huwag masaktan ka dyan. Hindi sumusunod yung puso mo. Talagang, yes, na yun talaga yung gusto mo, no? Minamanifest mo tong person na to. Sinasabi mo, no matter what, ito yung person na gusto ko. Kahit nasaktan pa ako. Parang ganun. Kahit na-betray pa ako yan dati. So, dahil may ganyan tao, no? Kung ano yung, kung sino talaga yung gusto niya. Kahit ano pa yung ginawa sa kanya, siya talaga yung mahal niya. No? Parang ganun. Kaya ka nasaktan dito dahil minahal mo ito eh. Nasaktan ka dito. With the Death card and the Three of Swords. Dahil minahal mo itong person na ito. So, tingnan natin kung ano yung plano ng person na ito towards you. With the Hangman in reverse. So, expect an offer from this person. A cup of love. Baka siya mismo susuyo sa'yo. Minamanifest mo kasi siya, guys. Magte-take ng action to with the Hangman in reverse. Kung dati walang ginagawa or para lang siya nakahang na ayaw niyang kumilos, ayaw niyang mag-take ng risk or ayaw niyang gumalaw, no? Parang tinatamad siya dati na makipag-usap sa'yo or suyuin ka or kausapin ka or mag-offer ng a cup of love or pagmamahal sa'yo. Magparamdam sa'yo yung pagmamahal niya. Ngayon, itong person na to is willing na. Nandun na yung mag-take na to ng action. It's done waiting. It's done yung pagtatampo sabi ng person mo. Or it's done yung wala akong ginagawa sa connection sabi ng person mo. Kasi nga minamanifest mo yung person mo. You're a manifester here. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga bugawan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button sa ganun na notify kayo sa masusunod na videos niya. Upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.